Ito ang Hardin ng Panalangin, kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay mapapaalalahanan ng muli patungkol sa kapayapaan, peace. Alam mo, kaibigan, virtue na yan, yan ay ninanais sa atin ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng kapayapaan dahil sa presensya niya sa ating buhay. At hindi lamang yon, kinakailangan tayo rin ay maging mga peacemakers. Titignan natin kung ano ang isang napakagandang kasiguruhang pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos o kanyang inilagak sa atin bilang mga mananampalataya. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos sa aklat ni Juan, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw pong ito, kami po ay sasamba sa inyo at ang aming pong kahilingan ay ihanda mo ang aming puso at isipan sa aming pong pagharap sa inyo. Naway wala po kayong makitang anumang bahid ng kasalanan na magiging balakid sa aming pong pagdulog sa aming pong pagsamba. At ngayon pa lamang kami po ay humihiling na pagkalooban mo kami ng karunungan at sa aming pong pag-aaralan, naway ito po ay tumimo sa aming puso at isipan nang sa ganon sa aming pong pagdulog sa mga bahay panambahan ay maayos po kami, Panginoon Diyos, sa inyong harapan. Patnubayan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Juan, in the book of John. Mag-aaralan natin ang verses 25 hanggang 31, mga talata 25 hanggang talata 31, at ito ay patungkol sa kapayapaan. Alam mo kasi, kaibigan, pag pinag-aralan mo yung verses sa 16 hanggang 31 dito sa kabanata 14, John 14 verses 16 to 31, ito ay patungkol sa ika nga, the role of the Holy Spirit in the believer's life. Ayan ang ating pag-aaralan. At alam mo, kaibigan, pagkatunay na ikaw ay may relasyon kay Kristo, ito naman ang isang magandang kasiguruhan. Pinananahanan tayo ng banal na Espiritu at ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay suma sa atin. Pagtutuunan natin ng pansin ang talata 27, ganito ang ating mababasa. John 14 verse 27. At ito ay isang utos. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag dahil iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Sa New American Standard Bible, the same passage, no, verse 27, do not let your heart be troubled. At ito po ay madalas nating sinasabi dito sa ating programa na pagka naririnig natin ng salitang do not, yan po ay imperative. Yan po ay command, hindi po yan suggestion. At alam naman po ninyo yan, ano? Pagka sinabing do not, yan po ay isang utos na mula sa ating Panginoon. Dito, kaibigan, yung verses 16 to 31, bagaman verse 27 lang ang ating pagtutunan ng pansin, ito ay ang maituturing nating the role of the Holy Spirit in the believer's life. Yaan yon. At dito,
siya ay maituturing natin na helper. One of the many roles of the Holy Spirit in the believer's life is that he is helper. Ayan. Now, alam mo kaibigan, itong context nitong John 14. Ito ay makikita natin dito, no? I am the way, the truth, and the life. Diba? Yan yung mga claim ng ating Panginoon. At dito, itong chapter 14, dito sa konteksto ni Juan, alam mo kasi, ito ay aalis na ang ating Panginoon at alam niya na matatapos na ang kanyang gawain sa ating Panginoon at nalulungkot ang kanyang mga disipulo. Sabi nga ng mga disipulo niya, saan ka ba pupunta? Sasama naman kami sa iyo. At dito na natin nakita yung mga command ng ating Panginoon. Ano? Huwag kayong mabagabag dito nga sa verse 27. At alam nyo, ito yung sinabi ng ating Panginoon. No? Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Alam mo kaibigan, ang dulot o isa sa mga tungkulin ng banal na espiritu sa ating buhay na pinananahanan tayo dahil tayo ay may relasyon kay Kristo, nananahan sa atin yan. Ano? The Lord Jesus Christ provided for us a legacy. No? A legacy doon, yung kanyang kausap noon, mga panahon na yun, kanyang mga alagad. At alam mo, yan ay angkop sa atin. Nananahan sa atin ng banal na espiritu. And one of the many roles ng banal na espiritu is to give the believer peace in his life. The Lord Jesus Christ left up a legacy so that ang mananampalataya would be at peace. Alam mo yaan yun, no? Bibigyan tayo ng kapayapaan ng banal na espiritu. Ngunit meron tayong participation diyan. Kaya nga madalas natin nga pinaaalalahanan ng ating sarili na tayo ay mamuhay ng may kabanalan upang talagang maranasan natin ang kagalakan, kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ang banal na espiritu ay sabi nga na we need not be troubled or worried. Bakit? Sapagkat God is present in our life. At yan ay kuman eh. Kasi kuminsan, bakit ba tayo nababagabag? Bakit ba tayo natatakot? Sapagkat kuminsan, yung kapamaraanan natin, yan ang ating pinipili. Hindi tayo nananangan sa salita ng Diyos. More so, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Gumagawa tayo ng kapamaraanan upang mabigyan tugon ng ating mga suliranin. Alam mo kaibigan, ang magiging bunga, no? Ito ngayon eh, no? Ang magiging bunga ng ating tuluyan o yung maituturing nating continual submission and obedience to the Holy Spirit ay yung malalim at matagal na kapayapaan. Yun. Sabi nga nila, no, kung ikaw ay mapayapa, no? Maayos ang ating damdamin, hindi tayo nababagabag sapagkat tumatalima tayo sa Panginoon. Yan lang susi. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan, kung gusto mong magkaroon ng patuloy na kagalakan, manalig tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Tumalima tayo sa kanyang mga utos, huwag nating bibigyan ng dalamhati ang banal na espiritu because the Lord Jesus Christ has left for us, provided for us a legacy for our own benefit. At dito, yung confident assurance na anuman ang ating kalagayan, we are assured of peace in a hostile world. Yan ang sinasabi natin dito. Yan ang napakagandang dinudulot sa atin ng banal na espiritu na meron tayong kapayapaan, bagaman ang sanlibutan ay napakagulong. Alam mo rin, dito rin, pagpapala, blessings would be the result kung tayo ay patuloy na tumatalima sa ating Panginoon. At sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. The Holy Spirit is a constant reminder for us that God is dwelling in the life of a believer. Kaya nga, di ba, no? Emmanuel with us, God with us. Alam mo kaibigan, kinakailangan lamang na tayo ay tumalima. We need to accept God's peace that He will give us para naman tayo ay magkaroon ng tagumpay sa anumang kaguluhan na nararanasan natin. Manalig tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Manalig tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Manalig tayo sa ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay. At yan ay para sa ating kabutihan. At alam mo, nabanggit ko nga, ang susi niyan ay buong pusong pagtalima. Yan ang isang napakagandang paalala.
Alam mo kaibigan, tayo ay inuutusan dito sa talata na ating pinag-aaralan na huwag tayong mabagabag. Kaibigan, pag ikaw ay nababagabag, ibig lamang sabihin yan, hindi ka buong nananalig sa ginagawa sa iyo ng banal na espiritu. Bakit hindi tayo magpasakop sa banal na espiritu? Sabi nga ni Kristo, at ito ay isang napakagandang paalala para sa atin, huwag kayong mabagabag dahil iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kaibigan, may kapayapaan sa pagtalima sa ating banal na Panginoon. Tunay nga kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos ng kapayapaan. At alam mo kaibigan, tayo ay magkakaroon ng ganitong kalinisang budi kung patuloy tayong mananalig at mananangan sa ating Panginoon. Sa araw ng pagsamba, kaibigan, pag-aralan nating higit sa lahat, manalig, magtiwala sa ating Panginoon. Nang sa ganon, sa ating pagsamba, sa umagang ito, walang balakid o hadlang. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Bahagi po ng aming panalangin sa umagang ito na way gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang maipaliwanag nila ng mabisa at malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ninyo sa sanlibutan. Totoo Panginoong Diyos, kayo ang nagliligtas ng tao. Ang aming pong tungkulin ay hindi naman namin alam kung sino ang inyong ililigtas, ngunit ang aming tungkulin ay ipalaganap ang mabuting balita ng inyong pag-ibig, ng inyong pagkakataong ipinagkakaloob sa inyong mga nilalang upang kami po ay manumbalik. Naway tanggapin mong aming papuri, mga awitan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas, inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Handaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.